makita natin sa buong mundo na ang Pilipino may kakayanan na magpahusay ng kabuhayan Pilipino. That we call on all patriotic Filipinos to discard ideological differences, party affiliations, disparity of religious beliefs and regional origin, to close our ranks, stand behind one flag, commit our honor, dedicate our lives to fight as best we can in defense of our country. Ang ating katipunan. Ating katipunan. Ang ating katipunan. Ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ang ating katipunan. Magbibigay liwanag sa mga katanungan nagdudulot ng pagkalito sa mga mamamayan hango sa aral ng pandaigdigang kasaysayan. Ang ating katipunan. Makikinig sa inyong mga daing at kuro-kuro sa pagsusuri ng mga kasalukuyang suliranin ng ating bayan at ng buong mundo. Ang ating katipunan. Maglalatag ng kalutasan ng mga sanhi ng paghihirap ng kalagayan at kabuhayan ng sambayanan. Ang ating katipunan. Ihahatid sa inyo ni Itos Valdez ng Philippine LaRouche Society at Partido Politikal ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, kasama si Cathy Cruz. Sa Widyat, isang minuto makalipas ang 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Kayo po ay nakikinig dito sa himpilan pa rin ng RMN DZXL 558 kHz AM band at sabayan niyo po kaming napapanood sa pamamagitan po ng social media pages ng Katipunan Channel. Welcome po sa ating palatuntunan ng ating Katipunan. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng 2 oras. At syempre, kasama pa rin ang Pangulo ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, walang iba kundi si Itos Valdez. Magandang gabi sa iyo, Itos. Good evening. Good evening, Kat. Maraming salamat, Itos. At ngayong gabi ay pag-uusapan po natin ang digmaan, damay ba ang Pilipinas? Sa mga nangyayaring kaganapan kamakailan ay naging mainit ang sitwasyon tungkol sa West Philippine Sea o South China Sea. Ang taong bayan ay nalilito at hindi malaman kung sino ang papanigan o may dapat bang panigan sa mga nangyayari sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard at iba pa sa mga Pilipino marine scientists na ibinalitang hinaharas ng China Coast Guard. Paano ba natin titignan o dapat tignan ang mga nangyayaring ito? Sa pagkakataong ito, minabuti po nating kunin ang 6 na minutong pagtalakay ng ating kaibigan at kasama sa impilan ng Katipunan Channel, walang iba kundi si Ado Paglinawan sa kanyang palatuntunang maestro tungkol sa South China Sea 101. Panoorin po natin. Ang claim ng China at claim ng Pilipinas ay hindi nagtutugma. Hindi nagtutugma. Nasa magkaibang level. I-explain natin. The Philippines' claim is on the basis of sovereign rights. No? Philippines. Sovereign rights. Samantalang ang China,
is on the basis of sovereignty. Iba. Itong isa, sovereign rights, involving exclusive economic zones, EECs. Ayan. Alam niyo po, nung dumating ang UNCLOS, inadapt ito, nagpirmahan, nagsimula noong 1982, pero this only became effective in 1994. Tandaan niyong mabuti ang petsa, ang taon, 1994. At nagtalaga, no? Pagdating po sa exclusive economic zone, nagtatalaga yan ng 200 nautical miles, no? Mula sa coast ng, sa shores ng isang bansa palabas. 200 nautical miles, mga kabansa. Yan ang tinatawag na maritime entitlement. Bakit entitlement? Entitlement means rights. Karapatan. No? Karapatan. Ngayon, maaaring magkakaharap pa mga countries ganun. Pagdating sa sovereign rights, pwedeng mag-overlap. No? Mag-overlap. Magsalubong. At pag nagsalubong, tagos. Doon sa walang tagos, yun ay sovereign rights ng pinakamalapit na estado. Pero doon sa overlap, kailangan mag-usap ang dalawang estado na nagsasalubong. Doon sa areas na nag-overlap for joint cooperation. No? So, pwedeng mag-protrude, pwedeng tumagos ang exclusive economic zone ng isang bansa sa exclusive economic zone ng pangalawang bansa o pangatlo o pangatang. Bakit? Eh kasi mahaba ho yung 200 nautical miles. Hindi ho ba? Mahaba. No? Pero ito po ay para sa paggamit lamang ng mga resources na nasa ilalim ng dagat, katulad ng mga isda, marine life, at saka yung sa ilalim ng dagat pwedeng magamitin for yung mga minerals yan, mga ores, oil exploration, may gas dyan, okay? Pero yung pong ibabaw ng dagat, sa ilalim lang po ang sovereign right. Yung ibabaw ng dagat, yeah, that remains to be international water. Okay. Kung ang sovereign rights ay karapatan lamang o entitlement lamang sa paggamit po anong nasa ilalim ng tubig, at yung ibabaw ng tubig ay considered to remain to be international waters, masasabi nyo ba mga kabansa na sa Pilipinas yan? Hindi. Dahil yan ay exclusive economic zone lamang. Kaya nga economic. Yan. The right to use, to utilize, to explore for the benefit of the coastal state. Pero itong economic na ito, hindi po pwede po na mag-overlap sa poder ng isang soberanya.
Yan. Nandiyan po ang di pagkakatugma ng claim ng Pilipinas. Ang claim ng Pilipinas ay sovereign rights. Ang claim ng China, sovereignty. Okay, napanood po natin ang 6 na minutong video o pagtalakay tungkol dito sa South China Sea. No? Gusto ko lang din para sa kapakanan ng ating mga tagapanood kung ano ang take mo o pagtingin mo sa mga issue na nagaganap sa atin patungkol dito sa West Philippine Sea o South China Sea, particular dito sa pagtingin ni Ado Pagginawa. Itos? Yes, so yung kasama natin si Ado is correct. But it is a technical thing. There are many countries are claiming the same things that we are, the same things we say China. Now, when you make a claim on a area, you have to state your claim and then you back it up by your whether it's historical rights or ancient rights or kumbaga, yun yung claim nyo. Bakit sa amin rin yan? Magkiklaim din yung China based on their own design background. Our claim is EEZ, or inclusive economic zone, and the, you know, sovereign state. Pero Vietnam has a claim on that also. The other countries in Southeast Asia, even Taiwan. So, there are many countries making a claim on those areas. So it is what I was trying to say, it's disputed. Hindi po ang laban dito, hindi Pilipinas at China. Ngayon, bakit pinapalabas ang China lang yung masama? Diba, Vietnam is also claiming those islands. Pero hindi natin pinapokus on Vietnam. Ang China pinapokus. Bakit lahat ng media natin? Bakit lahat ng quote-unquote mga eksperto na kinukuha nila sa TV at pinapasalita sa lahat ng mainstream news media, bakit lahat China ang focus? Hindi nila sinasabi na iba-ibang bansa may claim dyan. Bakit ang China lang? At bakit tayo tila ano, yung ano natin, pinopovoke natin, yung China? Bakit ang yabang natin towards China? Towards China? Bakit ang China yung nagiging parang bogeyman o enemy? Ang sagot dyan is because the United States has been threatening China for a while. And we, as sunod-sunuran ng mga US CIA and all of these guys, sunod-sunod tayo doon. Sumunod si Pinoy doon. Si Duterte, hindi. Duterte was truly... President Rodrigo Duterte truly had an independent foreign policy. And he refused to follow the U.S. blindly. Naalala po natin si Duterte, sinabi niya, may phone call daw si Obama, Barack Obama sa kanya, nung nanalo siya nung May. At minura niya at nagalit siya. Bakit? Palagay ko po, wala akong pruweba ha, pero palagay ko po, sinabi ng Obama na pag nanalo sila sa eleksyon, pag nanalo si Hillary that year for that election, ito ang gagawin natin sa China. Sumunod na lang kayo. At nagalit si Duterte doon. Dahil si Duterte is not, hindi siya yung mga new age na president. He is old school. And pag ako presidente, ito foreign policy ko. Ito independent foreign policy ko. Ako magde-decide kung sino ang kausapin natin. And later on, China, seeing that, sabi nila, hindi ito sunod-sunuran ng US. Siyempre, nagustuhan ng China si Duterte at binigyan ng suporta in terms of projects and cooperation, building investment in bridges and roads and rail. Diba?
Eh kung ikaw yung presidente ng isang bansa at nakikipagkaibigan sa iyo yung isang nation, bakit hindi mo kukunin? Eh paano yung dati mong kaibigan, may mga kondisyon bago ka pahiramin ng pera o bago ka bigyan ng proyekto? Maraming kondisyon. At yung kondisyon niya nakakapinsala or dangerous for the Filipino people, like going to war. Later that year, nanalo po si Trump. Alala niyo po, 2016. Nanalo po si Trump in November. When Trump won, minura ba ni Duterte si Trump? Hindi. Diba? Tapos, nakipagkaibigan siya. Pinabayaan naman ni Trump. Hindi siya nakikialam sa gawain ng Pilipinas. Hindi siya nakikialam sa direction, policy direction of the Philippines. So Duterte was free to do what he wanted. In his mind, he's helping the Filipino people. Who will not want another nation helping them with Mindanao Rail, for example? To put railways in Mindanao, to build nuclear power, to build roads and bridges. Sino bang may ayaw yun? Yung US ba nag-offer nun? Wala naman tayong balita eh. And if it was offered, mas maganda ba yung package deal than China? Hindi ba? And so China became a friend. Kumbaga hindi siya kaaway. Pero during the time of Duterte, yung mga sabihin na natin, yung mga dilawan at yung mga mainstream media, tinatamaan pa rin yung China. Bakit? Dahil sa utos ng mga US at the time. Yung mga CIA, hindi po si Trump. Alala niyo po, si Trump says that all nations should be made strong and all nations should be made independent. Hindi kami makikialam. We're not going into regime change operations. This is what Trump's administration was like. He made friends with Xi, with Putin, and with North Korea. Ngayon, pagkapasok na pagkapasok ni Biden, masama na naman ng China. And ngayon, they're escalating the war. Alala niyo po, in how many episodes ago, sabi ko mag-e-escalate yung war danger. Why? Because Trump has been winning his cases in the US. Sa karamihan na people who follow us know what the connection is. But people who hear this for the first time na, anong connection yung kaso ni Trump sa US? Because it's all connected. Because they're so afraid that Trump might win and become president again. These guys who want war are pushing now yung mga utosan nila, like the Philippines and other nations, to wage war against their enemies. That's why there is a conflict in Ukraine. That's why there is a conflict in the Middle East. And that's why they're pushing a conflict here in Asia. And it's escalating. Ibig sabihin, nagigirian na. Inuutusan na tayo na i-provoke yung China. And obvious na inuutusan lang tayo. And our president is not doing anything. Ang sinasabi lang niya, hindi naman kakagera talaga. Eh, isang banggaan lang yan eh. Nagsalita na nga yung mga US military eh, when they visited, binisita nila si President BBM. Nagsalita na sila, what can happen? Kumbaga, sinasabi na nila, ito nang gawin mo. Para mo nang sinabi, ito gagawin natin. Di ba, Kat? So that is the danger we're facing now. And natatakot na ako because it's escalating to a point hindi nakikita ng mga tao. Parang sa kanila hindi mangyayari at huwag ka magsalita ng ganyan, war. Nako, wag na natin pag-usapan 'yan. But it is here. And one day makakaranas na lang tayo ng pagkasabog o pagka may conflict dyan o
maybe a boat will sink, maybe one of our ships will be sunk, and they will blame China. That's a false flag. That's what you call a false flag. A false flag po ay isang fake na event, but becomes a reason to go to war or reason to attack someone. That's a false flag. Okay, so a false flag means they will rally behind that flag. They will get Filipinos mad at China. And then we will ask for help from the U.S. And then we will sign a treaty and the U.S. will go to war in our behalf. Pero yun yung disenyo. Gusto talaga mag... If you listen to Obama, Barack Obama, before he left office, if you listen to Hillary Clinton, if you listen to George Bush, if you listen to Biden now, dinidemonize po nila ang Russia and China. They're demonizing them. Pinapakita na masamang silang tao at kailangan magkagera. Yan ang ginagawa po nila. Ang nakakalungkot po is yung mga Pinoy nagpapagamit. Ayan na naman tayo. Kasi lahat ng tulad ng yan, yung ginamit ni Pinoy dati na ICC. Ang ICC, kontrolado po ni George Soros. Siya nagpatayo niyan. Ang George Soros po, ang siyang oligarko and whose main mission, ang layunin niya ay siraan yung mga bansa para ipasok yung droga at yung prostitution at iba-ibang siraan ng ekonomiya para sa isang one world government. Marami na siyang ginawa sa ibang mga bansa. At siya ang nagpasimuno ng ICC at siya, kontrolado niya yung mga ICC para yung mga independent presidents and government officials pwede niyang ihablad dun sa ICC at siraan yung reputation. That's the design. And so we took our case to the ICC and the ICC said, you have rights to it and your claims are correct. Pero sino ba yung ICC? Hindi naman UN yan na. Sino ba sila? Elected ba sila ng mga bansa? No. Have we signed on to that? That's why, sabi niya ni Duterte, and so far si Marcos, sabi niya, kahit anong gawin ng ICC, pwede sila pumunta dito, pero wala silang legal standing. They don't have anything. They're not a... We didn't elect them, we didn't sign on to them. Because it is essentially a private organization run by oligarchs and bankers who want a weapon against so leaders who are thinking sovereign, thinking for their people and the sovereign rights, who are fighting for the sovereign rights of their nation and their people. Kaya pina-pressure, pang-pressure lang yan kay Duterte, pang-pressure lang yan. Later on, maghanap sila ng issue to against Sara. Di ba? So, ganun lang yung mga yan. So, that's why it's attack on our sovereignty. It's attack on our nation. And this thing, including EDCA, na pinapayagan ni President BBM na maglagay ng mga armas and missiles and whatever else is there in within our own bases. Siyempre nakikita ng China yan. Siyempre natatakot sila. Kasi abot na abot na yung mga missile dyan sa China, sa mainland. Kung gusto nilang mag-launch. Eh ngayon, ang dami-dami ng sundalo dyan sa Subic at nagkakalat na dyan sa Norte yung mga sundalo ng US. Diba? So, alam na nang naghahanda sila. Tanga na lang ang hindi, parang hindi mo naiisip na magkakagera. They're preparing for war. And when you're preparing for war, meron ka ng plano manggera. Meron ka ng plano. Hindi po defensive yan. That is offensive. They are planning to provoke an incident. That's what I'm afraid of po. Very afraid at this point. Because they've done it before throughout history. And they've blamed other countries. Ito lang yung Spanish-American War. Sila naman ang pasimuno nene. In 1900s, pinasabog nila yung sarili nilang barko. Tapos sasabihin nila, kasalanan ng Spain. So, pasok sila.
Etong 9-11, di ba? Tanga na lang naniniwala na si Osama Bin Laden pa rin ang gumawa nun. Di ba? After all the evidence is presented, after all the studies are presented, hindi ka pa naman naniniwala na ang isang eroplano ang nagpabagsak sa isang steel tower that is rated to be virtually indestructible unless it is brought down deliberately by demolition. Marami pong pruweba over the years. So all of these things have been done by them. They do it. So imposibleng isipin natin na hindi nila gagawin ngayon. Problema, baka ang mga Pilipino ang may mamamatay. At gagawin nilang rason kung bakit manggegera tayo. Alam ng China, alam ng China ang gusto nilang gawin. So, for now, yun lang, Kat. Medyo nakaka... Alam mo yun, pagkapakikinig kita ito, talagang dapat tayong mag-alala. Pero gusto ko lang balikan yung mga nabanggit mo kanina na mga pagtulong. No? In fact, yun nga yung ano, yung totoo yung sinabi mo kanina, ano yung kapalit kapag tinulungan tayo ng Amerika. Unlike yung China, sa maraming pagkakataon, sa tuwing may mga matitinding bagyo na nangyayari dito sa ating bansa, maraming mga pagtulong ang ginagawa nila. Hindi lamang sa mga relief na binibigay nila, na walang kapalit, walang bayad, walang kung anuman na hinihingi in favor para sa kanila, kundi maging during the pandemic, nakita natin kung paano tayo tinulungan ng bansang China. Pero maganda rin siguro, no, merong isang video, isang ulat na inilabas ang ANC. This is just 2 minutes lang naman to, na sabi nga ng China, ginagamit ng US ang Pilipinas bilang pawn para isabotahe ang South China Sea. Maganda sigurong panoorin natin ito. As tensions rise in the South China Sea, Chinese President Xi Jinping urges the country's military to prepare for maritime conflicts. He also said the military should be ready to protect Beijing's maritime rights and interests. He issued those orders during a meeting with the armed forces at this year's National People's Congress or the Chinese Parliament. Xi also called on the military to enhance strategic capabilities in cyberspace and to build a cyberspace defense system. An official of the U.S. State Department expresses concern over China's use of intimidation in its maritime row with the Philippines. More from Bianca Dava. Beijing accuses Washington anew of being a troublemaker in the South China Sea. This after the U.S. condemned China's latest maritime aggression against Philippine vessels that left 4 Filipino Navy personnel injured. China urges the U.S. to refrain from using the Philippines as a pawn to destabilize the South China Sea. The Philippines also needs to refrain from being manipulated by the U.S. Lessons from history tell us that a pawn will only end up being abandoned. The U.S. State Department meanwhile asserts Washington will maintain its presence in Southeast Asia. The United States continues through our own operations to be physically present in the region on a daily basis, and we continue to fly, sail, and operate everywhere that international law allows, demonstrating thereby that all countries share those same rights. The U.S. State Department also criticized China's recent actions as destabilizing. I think we've seen in a number of instances where the People's Republic of China has taken a number of steps in the South China Sea that both run counter to international law, but that also utilize coercion to intimidate partners in ways that we find deeply unacceptable and destabilizing. Okay, yan po yung ulat ng ANC tungkol nga po dito sa paggamit ng Estados Unidos sa Pilipinas bilang pawn para isabotahe po ang South China Sea. At dahil dito, hinimok ni President Xi Jinping ang militar na maghanda para sa tunggalian sa maritime. So, ito,
ito yung matibay na ano eh patunay, 'di ba? Na talagang gustong ipaintindi ng bansang China na dapat tignan natin ito na ipambabala kayo sa kanyon. At the end of the day, ang apektado at ang mapeperwisyo ang sambayan ng Pilipino. Tapos, pag nangyari ang gulo, iiwan na lang kayo ng ganun-ganun na lang. So, isa itong hindi lang paalala, kundi ano bang tawag doon? Pagbibigay alarma sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa liderato natin, di ba, Itos? Yes, obviously China knows. Alam nyo, yung China po, yung China is a first world nation. It's the number one manufacturing nation in the world right now. Ang nakakatawa minsan, marami sa ating mga Pinoy, mababa tingin pa rin sa China. China is very sophisticated. First, you have to know the history of China. And then you have to know what their motivations are. Only then will you see what's really going on. Kasi ang dami sa atin talak ng talak dyan sa Facebook or dyan sa TV at nakikinig. Kailangan lumaban tayo, atin yan. You know, very mababaw. Bordering on idiotic. Marami yung Pilipinong ganyan. Mali yung pagka-sense of patriotism. The same Filipinos who are complaining about exclusive economic zone, hindi po sila lumaban when we entered into the era of globalization and privatization, when these economic provisions of our constitution are being attacked. Ang ingay-ingay nila against China, yan, pati na yung mga members of our military, maingay against China. Pero hindi sila nag-iimik. Wala silang imik kung inaatake ng konstitusyon natin. Ang sinisira ang konstitusyon, ang bayan, walang trabaho, walang... Pero kung mag-asa sila, kala mo, napaka-patriotiko. Asan yung patriotism nyo? Misplaced. Tapos marami akong na-observe, lalaban daw sila. Tapos pag may kumokontra, pag may nagsasabi tulad ni Ado, nagsasabi ni explain nila yung totoong picture ng South China Sea or West Philippine Sea and yung mga Yumin show. Tinatawag siyang pro-China at tuta ng China. That one is called propaganda. Yung mga trolls na ginagamit nila, ang master niyan, yung CIA, sila yung magaling dyan at ginagamit yung mga organs or organizations nila para kontrolin yung mainstream media natin. Kasi wala nang nilalabas ang mainstream media natin, lahat ng channel dyan. Lahat ng periodiko dyan, wala nang nilalabas, kundi masama ang China. Yan po, bago pumasok si Hitler in Nazi Germany, 1930s, early 30s, propaganda ang ginagamit nila. Sinisira nila yung mga ayaw nilang tao. Para pag gumalaw sila, suportado sila ng taong bayan. Yun po ang gawain nila. This is what's happening today. At ginagamit nila yung mga kakampi nila dyan sa Kongreso at sa Senado upang itulak ito. This is what's happening to our country today. And we are going to sleepwalk into a war that is not our doing. Are we willing to die via nuclear strike for a few
islands in the south, in the West Philippine Sea that we will never use, are we willing to die or risk being bombed? No. Because that's what's going to happen. Yun po ang lumalabas. Do you think the CIA and the leadership under the current leadership of the United States really cares for the Philippines enough that they don't, they will risk their own lives to prevent deaths in the Philippines? Do you think they will do that? If you think they will do that, then hindi kayo nagbabasa ng history. Magbasa kayo how the British Empire used all of its the populations of all of its colonies to fight their wars. Hindi sila yung lumalaban. Kumukuha sila ng ibang mga sundalo sa ibang mga colonized nations nila at tinutulak nila pang gera. Yan ang gagawin nila sa atin. Yan ang ginagawa sa atin. Yan yung provoking using the yung boat, those water cannons. Mm-hmm. China is very sophisticated. They have the best, they have one of the best military equipment. They have the best, one of the best, I would say the best surveillance equipment. They know everything that's happening. They're still being very diplomatic. And when they say, pag nagsabi na yung China na sa US, derecho, what, nang gugulo lang kayo, ginagamit yun lang yung Pilipino. Ibig sabihin, talagang tinutulak sila. Kasi pag gumawa tayo ng gulo na naman sa utos ng US, sa utos ng mga CIA, mga ahente ng CIA, pag gumawa tayo at namatay yung isang Pilipino, yan ang gagawin nilang rason para manggera. That's what's going to happen. I think we have a video cut, di ba? Of yes. US. Admiral ng US. Yes. Magandang mailabas din natin to ito, yung sinabi ng Admiral ng US na maaaring tawagin daw ng Pilipinas ang mutual defense treaty kung ang mga pag-atake sa dagat ay nakapatay umano ng sundalo o mandaragat. Magandang panoorin po natin ito. The Philippines can invoke the 1951 Mutual Defense Treaty if a sailor or a member of its military is killed as China continues to execute aggressive actions against Filipino troops and fishermen in the West Philippine Sea. Speaking at a U.S. House Committee briefing last week, Indo-Pacific Command Chief Admiral John Aquilino said China has become increasingly aggressive and emboldened in the West Philippine Sea. Aquilino said Beijing's recent aggressiveness against Filipino troops and civilians in the West Philippine Sea is concerning. According to Aquilino, the Philippines can invoke its mutual defense treaty with the U.S. if any attack against Filipinos in the West Philippine Sea would result in death. Under the mutual defense treaty, Manila and Washington agreed to come to each other's aid in case of an armed attack on a public vessel, troops, or an airship. Aquilino said there are procedures in place to avoid dangerous and unsafe accidents at sea, citing the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. However, Aquilino pointed out that China has continued to execute dangerous and aggressive activity to prevent Filipino fishermen from executing their rights inside their exclusive economic zone at Scarborough Shoal. 7 Philippine Navy personnel were injured in separate water cannon incidents by China Coast Guard vessels against Philippine resupply boats on its way to Ayungin Shoal this month. Okay, napanood po natin yung ulat ng Inquirer.net, no, tungkol dito. At ito yung sinasabi nga ni Admiral John A. Aquilino, commander ng US Indo-Pacific. So, ito lang itos ay isang maliwanag na bantana eh, 'di ba, sa bansang China. Itos. Yes, it is a warning. It's a warning against China, but also it is parang giving a clue na kung paano natin magagawa 'to. Mm-hmm. Because you have to understand, they want war, itong US now.
They're very aggressive. And China is not aggressive. They're not, kahit anong basahin nyo sa media, kahit anong makita nyo, yung mga ano, planado po yan. Yung China is not provoking. It's us who are provoking China. Okay? So, ang lumalabas sa lahat ng video ng yan, imagine po, punta tayo doon kasama pamilya. Ano bang objective natin, di ba? E di gumawa ng skandalo. Pupunta ba media dyan para mag-picture taking lang sa barko? Siyempre gagawa ng skandalo para mabalik dito sa Pilipinas at pakita na masyadong agresibo yung China. At gusto nila tayong atakihin. Alam niyo po, kung gusto tayong atakihin ng China, kayang-kaya po nila. Anytime. But they're not doing it. But they have to defend themselves. Now, nagiging frustrated na po itong mga yung tinatawag natin na war hawks dyan sa US. They're getting very frustrated because they want more aggression on our part. That was the objective of their meeting recently with President BBM. Hinihingi nila na kailangan mas agresibo, i-provoke natin, itulak natin yan hanggang gumante. And alam po ng China yan, hindi po tanga ang China. Ang China is 1.4 billion people. Not all of them, all of the regions of China are electrified. All of the people are not hungry. Walang nagugutom po sa China. They are an advanced economy. They have a space program. They have nuclear missiles. They have an advanced army. They're the biggest standing army in the history of the world. That is China po. And their economy is manufacturing and agriculture. Yung mga hindi nag-iisip at hirit ng hirit dyan ng social media at nakikisama dyan sa mga TV na kailangan ano ang China, wala po silang alam. They are, by their actions, either they're paid, they are fools or liars. By their actions and words, they are going to get the Philippines into a war we cannot go out. You look at NATO, yung sa Ukraine. Ang Ukraine, gustong makisama sa NATO, gustong pumasok sa NATO. Ayaw ng mga NATO. Bakit? Kasi ang charter ng NATO, ang rule ng NATO, pagkasama ka po sa NATO as one of the member countries, pag inatake ka ng isa, kailangan lahat lumaban. Ganun yung katangahan na ginawa nila. Kaya ayaw nila accept yung Ukraine. Kasi ibig sabihin nun, gagirahin nila yung Russia. Ang US gusto na mapasama ang buong lahat ng bansa sa Europe against Russia. This playbook, ito nasulat na dati, yung script na to nasulat na dati sa history, many instances in history where the elite led by the British royal family provokes wars in Europe. Sila po yung nangiintriga, sila yung nag-organize, sila yung nagsasabi, oy, magkaaway kayo, sabi niya ganito, ikaw daw ganito, so mag-aaway kayo. Siya manonood lang. But why? Because pag nagkakagulo sa Europa at that time, sila pinupuntahan para ayusin yung problema. Kasi wala daw naman silang papel dyan. Pero sila yung Europe. Pero sila yung nagpapasimuno. Ganon yung ginagawa nila ngayon. Gusto nila mag-away lahat. Why? And sasabihin ko na naman ngayon, sasabihin nyo hindi related. The world economy, their Western financial system is dead.
They have been printing money to keep it alive, and it's nothing but shadows and whatever. The BRICS is organizing and getting together. Russia is probably the number one exporting oil nation in the world. He is linking up with Saudi Arabia. And China is buying from them. And India is joining the BRICS. It's already a part of BRICS, I think. India is very good at manufacturing pharmaceuticals and other things. China is heavy industry. Saudi Arabia is oil. Russia is both, all of the above. Now, all of these nations are forming their own bloc of powerful nations. Ayaw ng Western yan. Sino ba may ayaw? Britain, then the United States primarily, and France. That's why they want a war. Because they cannot give up their system. This is what's happening to the world, has been happening the last 5 years, 6 years. Pero ang pinapalabas lang natin dito ng mga media natin at yung mga so-called analysts, yung mga matatalinong analysts ko, no, political analysts ko, no, is that China is bad, period. Na pag kinalaban natin yung China, solve lahat ng problema natin sa mundo. At yun ang fine-feed sa atin ng US. Against China. At alam ng China yan. Pero alam ni China kung paano maglaro. Ang yabang-yabang natin about China, wala kayong alam sa China. China is 6,000 years of history that we know of. China at one time in their history was the number one nation in the world. They had the best fleets of ships in the world. They could have taken over the world. They could have invaded Europe and all the countries of Europe during the Dark Ages. Pero hindi nila ginawa. They could have invaded the Philippines before Spain. They could have invaded Sri Lanka, India. Did they push drugs on the world? No. Sino ba nag-push ng mga droga? Di ba yung Britannia? British. Kaya nga nagka-opium war. Magbasa ko po kayo ng history so you know why we are like this. We are taking this stance. Now, it is not our war. It is called a proxy war. A proxy war is using other people to fight their wars for them. That's what's happening to the Philippines. And our so-called intellectual elite are so dumb that they don't see this, or they're so scared to go against what the U.S. is saying, what the U.S. is promoting. They're scared of their jobs, their position, their reputation. That's why they're quiet. Pero yung mga tanga, tanga talaga, lumalabas na, masama yung China, masama yung ganito, dapat ganyan. Eh dati pang gusto makipag-usap ang China eh. Yes. But ayaw natin. Kasi sumusunod tayo sa US. At sinasabi ng US, huwag kayong makipag-usap kung wala kami. Alam mo na. That's what's happening. So kailangan ano, sinasabi ni Chairman Butch dati pa na ang sinasabi natin na about Asia, about that Obama, President Barack Obama wanted a war in Asia, na he sent what 3/4 of the power of the U.S. Navy to be in the South China Sea, the West Philippine Sea. Doon nag-umpisa yun eh. Doon nagkakagulo na tayo with China. Because our objective was to surround China. And if you connect that with his plan na kung si Hillary nanalo, magkakagera. Listen po to sinasabi ni Hillary nung kandidato pa siya. Masamang tao si Putin, masamang tao si Xi Jinping. Kailangan gerahin natin sila. Yan ang sinasabi ni Hillary.
Pero ang mga matatalino sa atin, gusto pa i-boto, ayaw nila si Trump. Si Trump, hindi na sinasabi. Si Trump, opposite ang sinasabi. Ngayon, sinasabi ni Trump, kung ako yung nasa presidente, walang gera. Ako bahala sa kanila. They will listen to me. But this is what's happening now. That's why takot ako. Why? Because imagine po, ang isang scenario, gusto nang makiagrel. You watch, it will escalate again. Kasi kakabisita lang ng US dito. Parang chinecheck nila yung mga puso ng ating mga military at yung presidente natin. Na ano, game pa tayo? Gagawin ba natin to? Because they want to escalate to war. Natatakot po ako, they're going to do a false flag where Filipinos will die for some stupid group of islands that nobody knew existed until it became an issue brought about by the U.S. intervention. It does not matter. Yung sa akin po, in full deference to our colleague, Adok Paglinawan, he explains it very well and is trying to give reasoning to all of this. But it does not matter. Why? Because the U.S. right now and the U.S. leadership under the deep state and the CIA want a war. And they will get their war by hook or by crook. It doesn't matter if it's about the West Philippine Sea. It can be something else. Yes. So it doesn't matter if you're correct in your arguments or not. These guys want a war and they will use it to go against China. Yun ang objective nila. So we can argue points, technical points about what the rulings are and et cetera, till until mamatay tayo. Hindi wala po silang pakialam dyan. Ang objective lang nila, saan tayo makakakuha ng gera? Paano natin papagerahin itong Pinoy at yung China para makapasok tayo? Yes. It's the same thing in Ukraine. It's the same thing in Israel. It's the same as they've done throughout history. And this is the deep state. This is what they call, what Eisenhower, U.S. President Eisenhower called the military-industrial complex. This is what we are now. This is what we're facing now. And yung mga hirit ng iba na tuta ng China, yan, si Tiglao, si Roberto Tiglao, ni Roberto Tiglao, naglabas siya ng mga article. Tapos, pro-China siya. Tapos si Duterte, tuta ng China. That is propaganda. Yun ang mga trolls ng US. Kasi ang ordinaryong, ordinaryong mamamayan, ayaw naman ng gera, ang hirap na nga ng buhay. Hirap ng buhay, papahirapan mo pa. Imagine po ah, ang taas ang bilihin ngayon. Imagine po ang electricity, ang tubig, at yung mga basic food. Rice, chicken, pork. Pag may gera, anong kala niyo mangyayari? What do you think will happen if there's a war? Happy ka ba? Dahil na nakuha natin yung mga ayungan show? Di ba na hindi ka makakain? Basta makuha natin yun? Yun na nga. Hinabali may mamatay? Oo. Di ba? Yun ba yung gusto nyo? Pero kung humirit sila sa Facebook at sa social media, kala mo naman. Tapang-tapang. Tapang-tapang, hindi nag-iisip. Some of that is sincere, sincere ignorance. The others are trolls. The others are paid. They're paid to do that, to provoke. That's why I know. That's why we know that this is not. It is contrived. It is manufactured hatred towards China. Imagine if all the projects of the Duterte administration with China, Mindanao Rail, the bridges and roads, were completed as scheduled. Have you seen the infrastructure of China?
Have you seen? Punta po kayo sa YouTube. Tignan nyo po. China Infrastructure or China Rail. Tignan nyo po. Grabe po. Number one sa mundo. Tapos sila magbibigay, oh, sige, may project kami sa inyo. Bibigyan namin, tutulungan namin kayo, ipa-fund namin yan. Ayaw natin. Tapos reklamo tayo ng reklamo sa LRT. Yung US ba, nagbibigay ng bilyones sa atin for LRT and improvement? Kung ikaw yung presidente, ano yung nakabumuti pa sa Pilipino? Diba betterment of way of life, general welfare, improvement of general welfare. So, lahat ng gustong tumulong dyan, nakita mo yung China, lahat ng citizens nila, hindi gutom. May trabaho. Although ngayon, yung economy nila is also suffering because nga sa gulo ng mundo. But still, they can feed their people. They can feed 3 times the number of their people. They can feed 10 billion people. They can feed us if we need. Tapos, awayin natin. Yung US, ano bang ino-offer sa atin kundi gera? Gulo. Di ba ho? Dati, the US has always been a friend during World War II because they had good presidents. Now, their president is very bad. Very, very bad. Nothing. He's not even in control. May sa likod niyan, may sa likod niya na nagko-control sa kanya. That is what's happening now. So, and our president seems to be going along. Napabayaan niya. Grabe. So this is the situation, Kan. Anyway, no, bago tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, no, it's already 7:56 na po ng gabi, Philippine Standard Time, at kayo po ay nakikinig pa rin sa pila ng RMET DZXL 558 kHz AM band, at sabayan niyo po kaming napapanood sa pamagitan po ng social media accounts ng Katipunan Channel. Please like, share, and subscribe ang ating pong Facebook page, ang YouTube, ang Rumble, at ang X po natin, syempre ang Instagram. Kung wala pa po kayong account sa X, maganda po nga mag-create po kayo ng account dyan, kahit po sa Rumble, para yan po, makikita po natin ang iba't ibang nangyayari sa iba't ibang panig po ng mundo na hindi po nagsisensor. Mga katotohanan po ang ating makakalap dyan. Bukod po doon ay ibigay po muna natin ang tagapagpakilala rin ng palatuntunan ito. Ang ating katipunan ay mapakinggan sa himpilan ng DZXL 558 kHz AM band. Kayo ay nakikinig sa ating katipunan. Ang ating katipunan ay maririnig sa DZXL 558 sa talapitan ng inyong mga radyo tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Tayo po ay muli nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan ng ating katipunan. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, at kasama pa rin po natin ang Pangulo ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino na si Itos Valdez. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating talakayan, ay nais ko lang bigyan daan, no? Condolence po sa pamilya ni Carlo Batalia sa pagkamatay po ng kanyang anak na si Olivia Batalia. Ang kanyang labi po ay nasa Loyola Memorial Park at sa Corner Bernardina Street, Guadalupe Viejo, Makati City. Ang kanyang mga labi po ay hanggang April 4, 2024. So sa mga kamag-anak, kaibigan po ng yumaong si Olivia Batalia, ang anak po ni Carlo Batalia, ang Pangulo at Founder ng Crimes and Corruption Watch International, ay nakikiramay po ang inyong lingkod sa buong
hindi lang ito. Anyway, sa ikalawang naalala ko lang ito, itong ang pinangangambahan ko dun sa mga sinasabi mo no kanina. Yung tinatawag nating false flag. At isa nga sa yung kamakailan lamang na false flag na nagganap ay itong sa Nord Stream. At gusto nilang isisi sa Russia, pero ang gumawa actually ay yung US o CIA. Madaming reports na ang lumabas dito, no? At nagpapatunay, pati nga rin sa interview ni Tucker Carlson kay Putin, ang sabi nga ni Putin, dapat daw ang titignan natin ay kung kaninong benefit at sino ang may kakayahang gumawa na magpasabog ng Nord Stream. So, ang nakakatakot dito, Itos, katulad ng sa kwentuhan natin, no, of cam, ay baka mamaya gawin ito sa ating bansa. At magsimula ito ng talagang gulo at, of course, obviously, damay talaga ang Pilipino. Damay talaga ang Pilipinas. Hindi ba, Itos? Itos? Yes, yes. Damay talaga Kat, yung Pilipino. You're going back to Nord Stream, no? I just wanted to address it. Ang sinasabi po ni Kat, yung Nord Stream pipeline, no? Nord Stream pipeline was a pipeline from Russia to Europe and to Germany. And this was underwater. At ang napakalalim po ng pipeline na yan at napakabigat. And this is how Russia would supply oil to Europe, to the rest of Europe, for Europe to sell, for Europe to use. You know, bumibili sila ng crudo from Russia. Ngayon, pinasabog ito. Pinasabog ito at sinabi si Putin ang gumawa. Siyempre, yung mga eksperto nagsalita na parang bakit ginawa ni Putin yan, hindi ba niya alam, ganyan, napaka-terorista si Putin. Pero sabi ni Putin, tanga ba kayo? Eh kumikita ako dyan sa Nord Stream pipeline na yan eh. Bumibili sila sa akin eh. Ba't ko sisirain yan? Ako nagbe-benefit ng economy niyan eh. At tanong nyo, kaya sabi ni Kat, ang dapat tanongin, sabi ni Putin, ay sino ba may kakayahan? Ang Nord Stream pipeline ay nasa ilalim ng malalim na I don't know how deep under the Bering Sea yata yun eh. I'm not sure ha. Research muna tayo. This one is a network of offshore natural gas pipelines under the Baltic Sea. Yon, tama, Baltic Sea from Russia to Germany to provide Western Europe with natural gas. It comprises two separate projects, Nord Stream 1 and Nord Stream 2. Both pipelines each comprise two pipes. NS1 and A and B, as well as NS2 A and B, for a total of four physical pipes. Both pipelines start in Russia and land in Germany. They are majority owned, 51%, by Russia, along with German, Dutch, and French businessmen. Okay? So, ito yung pinasabog. Okay? Ito yung pinasabog na pipeline, one of those. I'm not sure Nord Stream 1 or 2. Pinasabog nila. Sinong nag-benefit? Hindi yung US, hindi yung Russia, hindi yung Germany, na who relies heavily on Russian oil imports. Hindi yung Netherlands or France. Sino nag-benepisyo? Sino ngayon ang nagpalit sa mga supplies ng oil to Germany after Nord Stream was sabotaged?
At sabi nga ni Putin, sino ba may kakayahan na gumawa nun? It's a very sophisticated operation. You have to know exactly where the pipeline is. That means you have to have very sophisticated equipment. On satellite, you have to have the resources to map it out. And then gagawa ka ng bomba or missile that will go that deep, undetected. Sino ba may kakayahan na ganun? Di ba? So sabi ni Putin, napakatanga naman na to, tapos will blame me. Wala pong naniniwala na si Putin ang nagpasabog ng sarili niyang pipeline. Yung mga tanga lang na anti-Putin, anti-Trump, ang gusto maniwala doon. Yun ang nangyari. And this is what they're doing here. They will do here. It's a false flag that they will create and say China did it. But in order to do that, they have to provoke China into threatening the Philippines. So they have to increase their number one, their propaganda, and they have to increase their physical activity to provoke an action from China. Kasi kailangan nilang ipalabas na ang sama-sama ng China. At alam ng China, ito yung gusto nilang mangyari. Kaya sila, they're holding back. And the fact that they warn, na nagsabi na sila ilang beses, "Oy, US, huwag nyo nang gamitin ang Pilipino sa mga ginagawa niyong kalokohan. Oy, Pilipina, makinig naman kayo. Delikado yung pinapasukan nyo. Baka hindi kayo makalabas." Yun ang sabi ng China sa atin. Kung gusto nila ng gera, wala nang sabi-sabi, away na. Ba't parang nagpapakyut pa kung talagang gusto nila manggera? Di ba? Gera na. Kanino takot si China? Di ba? May laban naman sila. Kung ganon, di ba? That's what's happening now. And yes, damay ang Pinoy. Damay na damay tayo. Ngayon pa lang, damay na tayo. And I'm afraid, I hope it doesn't happen, but I'm afraid Filipino lives will be lost under a false flag. Because our quote-unquote best friend is really not our best friend at this point. Traitor pala. Siya magpapahamak sa mga Pilipino. Correct ka dyan. At nakaka-, kung aalalahanin mo lang itos, no? I remember even during the campaign matagal na nakontra si Pangulong Bongbong Marcos sa US bases. Kasama pa riyan din si Miriam Santiago, no? Si Senator Miriam Defensor Santiago, na sinasabing ang unconstitutional itong EDCA. Pero, and during the campaign, talagang ang tinutulak ni Pangulong Bongbong Marcos ay independent foreign policy daw. Pero nakakapagtaka dito, ano nangyari? Bakit all of a sudden, biglang okay siya at ito nakikipag-usap sa Estados Unidos? Masasabi ba nating nakikipagkuntsabahan sa CIA o sa Estados Unidos para talagang uminit ang sigalot at itong bansang China ay talagang maging sore eyes tayo sa kanila, di ba? Ano ba ito sa palagay mo yung ano bang dahilan na nakikita mo? Marami kasing nababalita na makikita mo rin sa social media kung ano, baka kaya ganyan dahil doon sa mga kayamanan umano na kinakailangan makuha ng mga Marcoses, o meron pa bang ibang dahilan? Bakit all of a sudden, yeah, nagpalit siya ng desisyon, nagpalit siya ng pagtingin tungkol sa EDCA? I at this point, hindi natin ma-speculate kasi ang daming kwento na the reason why Marcos is following the US blindly
is that meron silang hawak against him. Now, I don't know if that's true. Maybe meron silang alam about him, or meron silang sinasabi na okay, sabi nung iba, i-release, i-unfreeze daw yung mga account nila. Now, hindi po natin alam yon kasi hindi pa nakukumpirma. But nagsispeculate lang mga tao bakit tila parang walang independent mind itong presidente natin. Bakit ganon? So yun ang hindi po natin alam. Kasi speculation lang yun, and it's not fair kung mag-speculate tayo dito because the actions have not, hindi pa buo yung kwento. Definitely, marami nagsasabi, yung iba-ibang blogs dyan sa online, different. Yung kay Secretary Jing Paras, yung kay Maharlika, at yung mga iba-iba pang blogs, nagsasabi na they know something and may ilalabas daw na video. All of that is speculation until now. So hindi natin pwedeng tayo magkomento masyado because chismis lang po yun until lumabas nga. Pati nga si Presidente Duterte nagsabi na sa mga talumpati niya sa rally. But the point being there is that regardless of his reasons, we are being led to war not of our own doing. Kasi ang majority ng Pilipino po hindi naman tanga. Ayaw nila ng gera. Mas gusto nila kapayapaan at tahimik na buhay na hindi hirap. Ibig sabihin, yung pagkain mura, yung electricity mura, tubig mura. Yun lang naman gusto ng Pinoy. Like any other person around the world. Yung mga politiko na ganito, yung mga politics na ganito, yung mga ganyan. Hindi sila, wala silang, I guarantee you, wala silang talagang concern dyan sa Ayungin Shoal or whatever you call those islands. They are not willing to die for those islands. Diba? And lalo na dahil hindi naman yung mismong sinasabi nilang masama is yung China. Dati pa niyang China sinasabi, let's develop them together. Pero kung siya, kumbaga sa negosyo, kung siya magpapasok ng pinakamaraming pera, puhunan, or and manpower, edi siya majority partner. Pero kasama tayo. Bakit? Anong gagawin natin dun sa mga... Di ba? Wala tayong gagawin dyan. We're not developing as a country anyway. Wala tayong industrial goals. We're not preparing ourselves for industrialization. Diba? Oh, so anong sinasabi natin? Anong pinaglalaban natin? Tayo, klaro, dito sa KDP, Katipunan ng Demokratikong Pilipino, party founded by my father, Chairman Butch Valdez, we've been clear on what a patriot is. And a patriot means staying sovereign and not be having an independent policy towards all nations. And protectionism for the general welfare, as stated in the Constitution. That's been clear. So any effort to undermine the Constitution, we have spoken out against. That is an attack on our sovereignty. Not some islands to far off na hindi alam naman ng mga Pinoy anong significance niya. But the attack on our sovereignty is a more pressing and more its national security. Giving up your basic industries to private hands is an attack on national sovereignty. Hindi mo na kontrolado yung energy mo. Hindi mo na kontrolado yung langis, hindi mo na kontrolado yung pagkain, hindi mo na kontrolado yung tubig mo. Kontrolado na ng mga oligarko. Oh,
Tapos paglalaban natin yung mga Spratly Island. Hindi ba yun mas importante para sa taong bayan? Milangkat. Anyway, kayo po ay nakikinig pa rin sa ipilan ng RMN DZXL 558 kHz at ang oras sa Hudyat, 4 na minuto makalipas ang alas 8 po ng gabi. At sabayan niyo po kami nga papanood sa pamagitan po ng social media accounts ng Katipunan Channel. Please like, share, and subscribe po ang ating mga social media accounts at mag-iwan po kayo ng komento no, sa ating pong reaksyon, komento, o kung ano man po. Maaari po kayong magpadala rin ng sulat tronico sa partidokdp@gmail.com. At kung may mga nais po kayo rin na ibahagi sa amin na kwento, mga kung ano man na pwede nating talakayin dito, please, mag-iwan po kayo ng komento dyan o magpadala po kayo ng sulat tronico. Ibigay po muna natin ang tagapagpakilala ng palatuntunan ito. Ang ating katipunan ay maririnig sa DZXL 558 sa talapihitan ng inyong mga radyo tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Kayo ay nakikinig sa Ating Katipunan! Ang ating katipunan ay mapakinggan sa himpilan ng DZXL 558 kHz AM band. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan ng ating katipunan. At syempre, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga sa technical side po natin, of course. Sa impilan po ng RMN DZXL, ang ating pong mga broadcast technician, ang ating mga engineers po. At gayon din sa ating loob po ng studio, syempre kay Ver Archibido. At of course, it's 8:16 na po ng gabi, Philippine Standard Time. Sa huling bahagi po, bago po tayo magbasa ng ating mga texters, mga messages, mga komento po ninyo, isa rin ethos na maganda rin sigurong naalala ko itong barko na isang vessel na naging dahilan ng pagbagsak o ng isang bridge, no? Ito bang nangyaring ito, ethos, ay masasabi rin natin na kumbaga parang isa to sa pwedeng tawagin natin na false flag o pwedeng tawagin natin na may intention kung bakit nangyari ito, sadya ito. Meron ba tayong ano ang pagtingin mo dito? Well, obviously it's not an accident. So intentional 'yan because the bridge was a vital part of a network that transports sensitive and hazardous material across the United States to New York, from New York to Baltimore and to the other regions, no? Dangerous yan kasi certain materials cannot fit in tunnels, so you cannot bring it through train. So yung iba, they use that bridge, and that bridge is big. So that one cuts off. Parang napilayan yung logistical power ng US within the US. And if you see how if there are videos online, nakikita mo yung barge, yung ship making a sharp turn towards yung parang support pylon or support structure ng bridge. And nung tinama niya isang beses, bagsak yung buong bridge. So alam nila kung ano yung ita-target. Now, there's evidences na ano. Tapos nangyari ito 1:30 ng umaga sa US, Baltimore. By 5 o'clock, 5:30 or 6 o'clock na umaga, nag-speech na si Biden at sinabi niya, hindi to terrorist attack. To aksidente lang to. At ang magbabayad, yung taong bayan, sabi ni Biden. Oh, kaagad. Number one, walang investigasyon. Wala namang sinasabi yung FBI. Wala. Pero bakit siya nagsabi na
hindi to, hindi accidental lang to. So right away mapapaisip ka, but nila parang kino-cover up to mabilisan. And then how those ships operate kasi minimal crew, kasi mababagal naman yan. Yan yung cargo ships that go out into the main ocean. These are guided by satellites. And these are guided by, you know, mas sophisticated yung navigation kasi hindi naman pwedeng may tao dyan na nagmamaneho. These are guided by GPS. And apparently, nawala ng power tong ship na to seconds before it made the turn. Tapos nag-on ulit yung power niya. May kita kasi nag-black out yung ship. Eh. Tapos biglang nag-on ulit. Tapos lumiko. Tapos tinamaan niya. So, definitely, it was on purpose. And it hit a strategic network. It hit a strategic... kasi now, instead of going through that bridge, that infrastructure bridge, especially if you're moving men and materials na mabilisan across the U.S., that was a crucial component. Hindi ko alam ano yung numbers na kung ilan yung dumadaan dyan na hindi tao, hindi lang tao, pero yung mga materyales na sensitibo from state to state. So it was crucial. So ngayon, pilay. Ibig sabihin, iikot sila mas matagal. So, and also, stuck yung mga ship doon sa loob. Hindi sila makalabas until you clear the debris. And some of those ships are battleships and aircraft carriers. Yan ang sabi nila. So, obviously, dito sa ano. And then today, may tumama na naman na ship sa isang bridge na naman sa Arkansas naman. Oh, so mapapaisip ka. Yun lang ka. Kumbaga talagang dapat tayong mag-alala, no? Dahil para bang maraming mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo na talagang mapapaisip ka kung bakit nangyayari ito. At talagang meron talagang mga taong o grupo na gumagalaw para talagang itulak ang digmaan. And of course, sa lahat ng mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, hindi mo maiwasan na hindi ka talaga ang Pilipinas, kahit malayo sa Estados Unidos at karatig natin ang bansang China, nandito tayo sa Asia Pacifico, imposibleng hindi tayo madadamay, 'di ba? Kung minsan katulad nung nangyari ito doon sa Ukraine, pag tinanong mo yung mga officials ng government natin, yung po pang mga kaguluhan, pag tinanong mo sila mga kaguluhan sa ibang bansa, nakakaapekto po ba sa ating ekonomiya, nakakaapekto po ba sa ating kalakalan? Sasagutin ka nila, hindi, malayo yan. Nakakalungkot isipin na iba yung pag-iisip ng marami nating mga opisyal ng pamahalaan at tila tawag dito, alam mo yung parang kabayo lang na ganito lang sila nakatingin, hindi nila nakikita yung kabuuan. Yeah, tunnel vision tapos short-sightedness. Yes. Yun ang gusto ko sabihin, Kat. Also, what you're saying is true. Look, kaya nga sinasabi natin, pag pinapaglaban natin, yung totoong self-sufficiency all the time. Anybody who tries to change the constitution is waging an attack on our sovereignty. Okay, at this point. Anybody who wants to change policy na dependent tayo sa importation is attacking our sovereignty. Because instead of making our country stronger, they're making it weaker and weaker and weaker. We have no capability to defend ourselves. Zero. Binibigyan lang tayo ng armas para lumaban ng konti. Tapos sila na papasok. That's what's happening. And tayo naman, parang tanga, happy-happy tayo, nakakuha tayo ng isang helicopter,
isang jet fighter, isang ganyan. Sinong kalaban natin ang matatakot sa atin? Because we cannot even feed ourselves. All they have to do, if someone wants to wage war on us talaga, mag-trade embargo sa Pilipinas at maraming mamamatay. They will not sell us medicines. They will not sell us food. They will not sell us rice. They will not sell us whatever. Oh. Pwede hintayin nilang nila tayo mamatay. Diba? Hindi na kailangan umatake. Kasi, ilang presidente na, ang policy nila is free trade at importation. Hindi tayo nag... Tapos binenta pa natin sa oligarko yung electricity natin at tubig. Yan po ang pinaglalaban namin ni Chairman. Dati pa, 2 dekada na higit na pinaglalaban namin yan. Eh ngayon, we cannot... Hindi tayo makagalaw. Oh. That's what's happening now. So, yan ang importansya ng getting back our nation and the economic policies that govern there, that govern us. And kailangan alerto tayo sa mga congressman at senador when they push forward a bill, because that affects our lives. That affects our lives. And many times, those bills are given to them to write, to champion. Sila daw yung author, pero yung totoo, binibigay lang sa kanila yun ng mga oligarko sa ibang bansa o mga bankero to further weaken the Philippines. We are weak. We are dead. We are not a country anymore. We're not a republic. There's no essence of being a republic anymore. Nagiging banana republic na lang tayo, where yung umiiral o ano sa atin ay yung mga mayayaman lang. Wala na tayong statesmen. We don't have a functioning government. It is a government. It is parang ano, sumusunod-sunod lang tayo sa US. Ang US leadership po, sila Biden at yung mga sa likod niya, sila Obama, wala silang pakialam sa Pilipino. Pakialam din nila na sumunod tayo sa kanila. Kaya ang Pilipino dapat para sa Pilipino. Hindi China yung kalaban natin po. Alahanin yun yan. Put that in your head. And research. Yun lang po. Okay, it's 8:27 na po ng gabi at Philippine Standard Time. Kayo po ay nakikinig pa rin sa impila ng R. Mendez XL 558 kHz sa inyong mga AM band at sabayan niyo po kami na papanood sa pamagitan po ng Karipunan Channel, Facebook page, mga social media accounts, ang YouTube po, Rumble and X. At it's time to read the text messages sent by our listeners. Their opinion does not necessarily reflect our own, but we deserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Okay. Simulan natin yung isa sa mga texters natin, ano? Yan. Mukhang marami tayong mga texters ngayon. Okay, sabi ni T. Boner, damay? Wait, what? Or what you meant to say, it's being used by its colonial master, the big bully Satanica. Mukhang bago tong si Boner ngayon, ha? Magandang gabi sa'yo, T. Boner. At sabi naman ni Kent Kulitz, ano? Abang buhay na lang tayong ibubully ng China at hindi natin kayang lumaban sa ginagawa nilang karahasan sa mga mangingisdang Pilipino? Tinatawag ninyo na katipunan ang channel ninyo, pero hindi nyo magawa na ipaglaban ang sarili nating bansa. Paano naman napunta sa usapan na yon? Ang usapin dito ay yung bansa natin at ang teritoryo ng bansang Pilipinas. Sino bang may gusto ng gera? Pero bilang isang Pilipino, dapat ipaglaban mo ang bansang Pilipinas. Nakakahiya kayo. Hindi po kami nakakahiya.
Any, do you want to comment on it? Itos, anyway. Okay, mula kay Katipon PJ. Katipon, good day. Sharing ang ating Katipunan live program tonight to a lot of my friends and groups here in social media, FB. Sabi naman ni Dorsey Dalasan, tama po lahat yang sinasabi nyo. Napakinggan mo ba yan, ano, Kulits? Naging neutral si FPRRD sa dalawang malaking bansa. Sabi ni Rolando Hota, go, go, go! Kakibat ang inyong lingkod sa laban ng katotohanan. Ano ang dapat gawin or any recommendations from your observations? Many Filipinos knows about China and the intentions of United States of America. Kung gobyerno ay walang ginagawa at sumusunod sa ikapapahamak ng Pilipino, then what? Yan ang tanong ni Rolando Hota. Sabi naman ni Anacela Watson, gusto mag-war ng US kasi bagsak economy nila at inggit sa China kasi ang ganda ng China ngayon. At remember Yolanda, di ba fake tsunami yun? Yes, Washington, Biden is a bully. Awareness, paano kung balikan si BBM ng trade war? Ano gagawin ni BBM? Nilanding ng Britain ng opium ang mga China from Afghanistan. So, may yung mga comment, ano nga pangalan ng isang nag-comment na natin ngayon? Yan, sabi ni Anacela Watson. So, iba-iba yung kanyang mga sinabi, no, mga reaction sa ating talakayan kanina. At mula naman kay Christopher Cruz, di na ito biro. Up na naman ang ante para sa gera. Yan, meron siyang pinadalang link, panoorin niyo to. Last year po ito, pero relevant sa nangyayaring sigalot sa South China Sea ngayon. At sabi naman ni Boyet Priabras, good evening mga katipon, baari tayong ipahamak ng ating Pangulo sa gera na hindi sa atin. Nasa tama bang pag-iisip ang leader natin o ba nga? Ano nga tingin mo, Boyet? At sabi naman ni Father Reyes, mukhang si Father Robert Reyes to, no to US warmonger, no to China. Okay, mula naman kay Roger Kagitla, Katipunan Channel, paniwala ako sa inyo noon. Pero ngayon, hindi kayo katipunero, hindi kayo makabayan. Uya, that's not true. Sabi ni Tess Balburias, good evening po Sir Itos and Ma'am Cathy. Parang provocation ng US, Pinoy, hina-hyper lang sa news para ma-steer ang mga tao na magalit sa China. From my understanding, the WPS o West Philippine Sea, para kung ma-ignite ang China, biglang na iba. Dati China, Taiwan, now China, Pinas na. Southeast Asia, clueless countries is against the war in Asia. Yun, biglang na iba raw. Dati China, Taiwan, now China, Pinas na. Southeast Asia countries is against the war in Asia. At mula pa rin kay Dorsey Dalasan. I want to, Kat, okay, bago yan, ha? Okay, go ahead. I want to comment on that, no? It's not China versus the Philippines or China. You have to look at the history of Taiwan also. Again, kailangan tayo magbasa ng history or you look back. Ano ba yung konteksto ng Taiwan and China? Why is it that we have a one China policy? Bakit? Why is it that we don't have an ambassador to Taiwan? Why? Di ba? So, you have to look at that. Once you have that answer, you will know that China, just like Hong Kong, considers Taiwan as part of its own territory. Kung tayo, mayabang tayo, na teritoryo natin yung mga Ayung Inshore or Spratly Island, China considers Taiwan as part of them, naninakaw lang ng ibang bansa. Namely, sinusuportahan ng West, ng US. Again, you have to look at the history.
Now, sila, hindi ko sinasabing kailangan atakihin ng China ang Taiwan and all of that. But in terms of historical context, Taiwan is really part of China. Hindi nyo mag-dispute yan. And do they want it back? Have they wanted it back? Yes. Just like Hong Kong was taken from China through the Opium War. Ang problema ng mga, you know, tao minsan, they don't look at the history. Pero mahiling sila magturo-turo na masama ka o tinatawag tayo hindi patriotiko. Na I think our work has spoken for itself, no? Hindi na kailangan depensa ng sarili sa mga taong yan. Ibig sabihin, either they're paid trolls or nanggogoyo lang sila. They're out to provoke. Okay, because they don't read our history. They don't know our history. Ilang taon na tayo nandito and what we're saying. So, but going back to China and Taiwan. China considers Taiwan as part of its territory, and hopefully one day it will come back. Just like Hong Kong. Kanila yan eh. Kung tayo pinapaglaban natin, kumari yung atin dyan sa West Philippine Sea, huwag yun ang pagkaila sa China yan. Kanila yan. Ang kumuha dyan yung mga Western nations like Britain and the US sa China. Taiwan. That's what's happening. Now, there are people in Taiwan that want a reconciliation, tinatawag nila, with the mainland. Hindi lahat ng taga-Taiwan ayaw sa China. So, pag humihirit tayong ganyan po, we need to look at that context. We are being used as any means, just like Taiwan will be used as a staging ground. How many bases, U.S. bases are there in Japan and Korea, South Korea? How many? And now the Philippines, how many? How many bases are there in Taiwan? Now, if you were China, titignan nyo yan at sasabihin, nako, pinaligiran na kami. Di ba? Kasi yan ang ginagamit ng U.S. during the Cold War. And yan ang gagamitin nila, panakot. That's the reality of it. Huwag po tayong maniwala dyan sa mga mainstream media na puro propaganda lang. Mag-research po tayo. Okay? So, yun lang po. Kat. Okay, thank you, Itos. At patuloy tayo sa ating pagbubasa ng mga komento, no? At sabi nga ni Dorsey de Lasan, with the sanction of the West to Russia, Russia has more gaining their economics than Europe. Okay. At mula naman kay Sweet but Psycho. Payad na si Bongbong Marcos, billion dollar close, si Soros at Liza Haas dahil sa smart magic niya, Zelensky 2.0, si PBBM. Sabi naman ni Watson, do you think there is a negotiation between BBM and Washington? Because if they're frozen assets and the Philippines? Yan ang tanong ni Watson. At mula naman kay Truth Lover Housebreaker. Magandang gabi mga katipon dito sa Pilipinas at sa mga Pilipino sa ibang bansa. Simula ngayong araw, ikalat natin dito sa social media FB. No to World War III, hashtag Twitter X, ang mga hashtags feels no to war, hashtags no to war 3, hashtag ulit feels no to war, hashtag not, ano to, World War III. In this way, we can still create awareness dahil pag natuloy ang gera dito sa bansa natin, wasak ang lahat ng mga plano natin na maganda sa bansa natin at sa mga susunod na henerasyon. You're right. At mula naman kay Ricardo Jurillo, ako naka-thumbs up siya. Sige, mag-comment ka pa, Rick. At sabi naman ni Jota, nobody wants war. Alam ng lahat na wala tayong ilalaban.
Pero kung gagawin tayong instrumento para sa gera na gusto nila, paano ito mabibigyan ng hadlang? E sanay din naman tayo sa laban. Patay, ibuhay, ano? Pero ang gusto natin ay mabuhay ng maayos. Totoo naman. At sa gera, Kuya Roland, no? Ay walang pong panalo. Lahat po yan, talo. Lalo na tayong mga Pilipino. At sabi naman ni Jose Jones Pedregal, kawawa ang Pinas. Warrior ang presidente. Gusto gera. Takot naman sa asawa. May kapiran ka, Manjo. At sabi ni Leia Rebadomia Dags, pro-China ang mainstream media. Mas lalo sa kapanahunan ng kurikong time. Halos lahat mga anti-Christ, anti-Marcos, pilit pa rin binabaligtad ang totoo ay mali hanggang ngayon. Ayaw tumulong na lang. Ngayon ang time na dapat magpasakop sa gobyerno dahil sa PBBM administration. Parang ano to, vaccine safe and effective ang sabi, biological weapon pala. Thank you po. Yan ang sabi niya. At mula kay Angel Fur, ayaw ng US na sila ay masapawan ng kapangyarihan. Lalo lubog ang ekonomiya nila ng lihim. Kaya dinadayon nila maggera sa ibang bansa. Lalo nahihigitan sila ng Russia at China. Kaya hindi naisip ng ating gobyerno na ginagamit tayo ng US para magkagera. Tama ka dyan, Angel. At sabi ni Alfredo Drapay Carpio Jr., sana yung unang atomic bomb na para matapos ng lahat, sa Malacanang agad ang maubos mga bangag. Ikaw mang Freda. At sabi naman ni Grace Agbunag, mukhang nag-iisip ka, Grace. Kailangan pa ba isip-isip at mag-research? Sabi naman ni Cesar Soberano, good evening! Mabuhay ang KDP. More power toward the struggle of an independent, progressive Philippines. Right, Cesar? At sabi naman ni Bonito Ormita, gera kung gera, patay kung patay. Basta ating teritoryo natin, ipaglaban natin. Yan ang sabi ni Benito. Naku, ayoko ng gera, Benito. At sabi naman ni John Reyes Dionisio, ano po ba ang mga hakbang ang pwede natin gawin para hindi na matuloy ang napipintong gera? Sana naman po meron manguna. Siguro marami susuport ang mga mamamayan na gusto lang ng kapayapaan. Nga, ano ba ang dapat nating gawin? Mamaya, sasagutin tayo niyan. Of course, sabi ni, oh, naka-check-in si Alfredo Redina. Kumusta, Fred? Ayan. Ayun. Sabi ni Kent Kulitz, nagpaloko kasi sa EDSA. Ay, ganon. Marami nga, naloko ng EDSA. Yun nga yung mahirap, eh, no? Alam mo, Kent Kulitz, nako, talagang ang kasaysayan, hindi magsisinungaling, lalabas at lalabas ang katotohanan. Sabi naman ni Michael Delojo, tanong ko po, ano pala dapat gawin ng Philippines? Mamaya yan, antayin mo lang Michael, sasabihin sa atin lahat yan sa panghuling bahagi ng palatuntunang ito. At sabi naman ni Oridina, elected officials, do not conduct town hall meetings or consultations with their constituents. Hindi na nga mapakain ang mga Pinoy, isusubo pa tayo sa gera na di naman tayo kasali. Tama ka dyan, Mang Fred. At sabi naman ni John Laitan, payag ba kayo na ibala sa kanyo ang mga Pinoy? Hindi. Sila muna natin ibala. Hindi, syempre, di ba, John? Ayaw natin ng gera. Sabi nga natin lagi, sa gera, wala pong panalo, lahat talo. At mula ka naman kay Hoax Breaker, magandang gabi mga katipon sa Pilipinas. At parang nabasa ko na to kanina. Pero ulitin ko na rin, magandang gabi mga katipon dito sa Pilipinas.
at sa mga Pilipino sa ibang bansa. Simula ngayon araw, ikalat natin dito sa social media, FB, Twitter, X, ang mga hashtag feels no to war, hashtag no to World War 3. Yan. And this way, we can still create awareness dahil pag natuloy ang gera dito sa bansa natin, wasak ang lahat ng mga plano natin na maganda sa bansa natin at sa mga susunod na henerasyon. Totoo yan, hoax breaker. Kasi alam mo, hindi sa kasaysayan nakita natin ang epekto ng digmaan sa iba't ibang bansa, di ba? Kahit dito sa ating bansa, walang marami tayong sabihin natin buhay ang nawala, namatay, marami ring mga properties at kung ano-ano pa, talagang hindi magandang epekto. Kaya, gawin na natin ang magagawa natin para hindi para itulak ang liderato natin na itigil nyo yan, ginagawa ninyo at ginagawa ninyong desisyon na pagpapainit sa bansang China, di ba? At sabi naman ni Kimi Ann Dayap Tung, thumbs up po Sir Itos, sabi ni Kimi. At sabi naman ni Fred, anti-China narratives of Pinoys? Why not they fight for Sabah? Gera? No to internet, no food, blackout, no water, no work, no hospital. Tama ka dyan, Freddy. Alam mo, sa totoo lang, lahat yan mararanasan natin eh. Sino ba? Sino ba ang gusto niyan? At sabi naman ni Michael Delojo, paano pala hayaan na lang natin sa sakupin ang sariling atin? Ah, okay. Yan ang sabi ni Michael. At sabi naman ni Coach Potato, Pilipinong kasabihan, marami ang matapang kung wala pa ang lapad. Uy, totoo yan, Coach Potato. Sabi uli ni Anacela, ang pinaka-Asian treasures ng China sa Taiwan, hindi nila gigirahin yung Taiwan. US lang may interest sa Taiwan. Nandun mga chips at equipment factory for warfare. Oh, I see. Thank you, Watson. At sabi ni Sweet but Psycho, deuterium ang pakay nila sa Pinas. Mauubos na kasi ang gas. At sabi ni Anacela Watson, si Biden raw nang hihingi ng donation sa campaign niya. Thank you for the truth, KDP. Thank you po, Ma'am Anacela. At sana, Ma'am Anacela, at sa lahat po ng mga nanonood dito sa Katipunan Channel, ibahagi niyo po sa ang ating Katipunan at iba pa pong mga palatuntunan dito. Meron po tayong ang maestro ni Ading Paglinawan. Meron din po tayong palatuntunan ni Rita Gadi at ang inyong pong lingkod, ang tuklasin natin at ang boses na magsasaka. Marami po kayong mapupulot dito na talaga pong wala pong fake news dyan. At talaga pong makikita po ninyo mga kaganapan. At syempre, mula uli kay Oredina, join the International Peace Coalition of Schiller and LaRouche. Thank you so much sa lahat po ng mga masugid po na sumusubaybay at patuloy po na nagte-text. At isa pong personal na pakiusap ko po sa inyo, katulad po ninyo ay natututo po tayo sa talakayang ito. Katulad po ninyo, marami pong mga kaisipan na nalilito at minsan hindi natin alam kung paano din natin titignan ang mga nangyayari sa iba't ibang bansa, maging sa sarili nating bansa. Pero dahil po sa ating katipunan ay napagtatanto natin na dapat pala ay mas maging mapagmasid, mapagmatsyag, balikan ang kasaysayan para magsilbing aral, leksyon sa atin at isang paalala ng lahat ng mga nangyaring kaguluhan ayon sa kasaysayan ay pwede nating balikan at tignan, nangyari na to, mangyayari uli ba ngayon? Paano ko pipigilan? So, kaya pinapakiusap ko po personally sa inyo ang Katipunan Channel, ang mga palatuntunan po ang ating katipunan at sa mga nakikinig po sa pamamagitan po ng radyo sa iba't ibang panig po ng ating bansa,
patuloy po kayong makinig at ibahagi. Ikwento po ninyo ang inyong natutunan sa palatuntunang ito at ibahagi nyo po sa ating, sa inyong mga kamag-anak, sa sarili nyong pamilya, at mag-usap-usap po kayo para nang sa ganun ay magkaroon po tayo ng lakas. Kasi ang unang-unang, of course, katulad ng sinasabi ni Itos, importante po tayo manalangin sa Diyos, diba? Higit sa lahat. Pero kinakailangan kasabay ng pagdarasal natin ay kumilos po tayo. Paano tayo kikilos? Lalaban ba tayo? O mag-wage ba tayo ng kaguluhan? O paano gagawin natin? Unang-unang dapat nating gawin ay pukawin natin ang kaisipan at ang puso ng ating sambayan ng Pilipino, ng ating kapwa. Isulong po natin ang kapayapaan at ang pag-unlad sa bawat isa. At itulak natin ang mga opisyal ng ating pamahalan para tignan ito at gawin nila ito. Kasi kung hindi po, wala pong mangyayari sa atin at talaga naman. No? But of course, bilang panghuling mensahe, hihingin ko po ang pagkakataon na ibigay po ni Itos Valdez ang kanyang mensahe sa sambayanan tungkol po sa naging talakayan po natin. Itos? Salamat, Kat, and salamat sa lahat ng nagtitext and showing support to our katipunan. On this day, Christ is risen. This is Easter Sunday. And what Easter represents is a time for renewal and a time, an opportunity to again, an opportunity to change and an opportunity to make right what is not right. And on this special day of Easter, despite everything happening sa mundo po, despite all our trials in our personal lives, there is always going to be hope. There is always going to be a chance for a new beginning, which is what Easter's message to us is, that we can always transform and be true human beings, no matter what our past is. So that's in our case now, we are faced with a very serious situation. Like I said in the beginning of the new year, 2024 will be very difficult for men. It is just beginning. And right now, we again are on the verge of a real war. Hindi po joke to. Ang laban po, pinapasukan for a higher purpose. Hindi worth it kung pinaglalaban nyo ay lupa or materiales or other things. Kailangan a higher purpose. Now, if there is no higher purpose, like for example, liberating a people or going against tyranny and oppression, right? For people, for sovereign, to allow them to be sovereign and allow them to decide their own fate. Kung hindi po yun ang pinaglalaban natin, hindi natin gera. Kung ang gera lang pang ekonomiya para matalo yung isang bansa versus another country, then that's not worth fighting. And that's not worth losing lives over. And I would encourage everybody here listening to tell your friends about it, to tell them what you think, to tell them not to believe the mainstream media, not to believe the propaganda, and to fight for Filipinos. And fighting for Filipinos means more than just territory. Fighting for Filipinos means the general welfare. That has been the idea and principle of the Katipunan Demokratikong Pilipino since the beginning. And we formed this party to help elevate and educate our fellow Filipinos so that we may have a better educated citizenry and therefore choose better leaders, because that is our system of government. And it is a good system.
medyo nabubulok-bulok ngayon, pero pwede natin balikan sa dapat. So I would encourage everybody asking what we can do together and all. No, we should just keep talking and be noisy. And tell our president that we don't want war. Do not put us in a war. Put pressure on him so he may have the courage and the strength to say no to the warmongers. And to say, no, peace. We have to have peace. I will not risk Filipino lives. And that's how he can fight for his people and our country. Yun lang po. So thank you for joining us tonight. I hope you join us again next week, where we will discuss more of goings on in the world and how it relates to dito sa atin sa Pilipinas. Salamat po and good night. Thank you, Itos, at sa lahat po ng mga sumusubaybay, patuloy mong sumusubaybay ng ating katipunan. Maraming salamat po. At sana po, hindi po ito, natuwa po ako ngayon dahil marami po akong nakitang mga nag-comment, mga nag-text po sa atin na bago ang kanilang mga pangalan, mga bagong mukha, ika nga. At tulungan niyo po kami na pagpatuloy po na maisawalat ang katotohanan, maintindihan po katulad ng sinabi ni Itos, kinakailangan nating i-educate ang ating taong bayan, ang kapwa Pilipino po natin. With that, sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa magagaling po na staff ng DZXL Radio Mo Nationwide, kami po ay nagpapasalamat at pansamantala po kaming nagpapaalam na sinamahan ninyo kami ngayon ang Hora de Peligro ng ating bayan at ng buong mundo. Hanggang sa linggo po muli, mga katipon, alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong napakinggan si Itos Valdez kasama si Cathy Cruz at iba pang katipon na nakilahok sa talakayan. Samahang muli si Itos Valdez sa susunod na linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng gabi sa himpilan ng RMN DZXL 558 kHz AM band at social media accounts ng Partido KDP. Ang ating katipunan!